Hey guys, kamusta kayo lahat? Pinay-crypto miner nga pala ulit. Kakauwi lang natin, galing trabaho. Update lang tayo about sa mining payout natin, which is nag-payout na naman ako kanina lang. Yung weekly payout natin, update ko din. And hindi ko alam kung mixed emotion ako ngayon, guys. Not totally mixed emotion, but hindi ko alam kung magiging masaya ba ako regarding dun sa ating, kung alam nyo naman na, no, kung nagmimina na kayo ngayon and aware kayo sa crypto mining right now na about sa news, about sa EIP 1559 Ethereum, which is alam nyo na. Mamaya, yun yung topic natin. Pero, sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung magkano yung weekly payouts ko. And, guys, saglit lang. Punta tayong ethermine.org. Parang meron akong flash address payouts. So ang weekly payouts ko ngayon is kanina lang, kanina umaga, is anong oras na ba ngayon, is madaling araw na. And ang weekly payouts ko kanina is 0.1 Ethereum. And kung sa USD is around 156 lang siya. Kung ibebenta ko siya, guys, pero like sa sinabi ko nung nakarang ano, nung mga nakarang linggo and sa mga nakarang vlogs ko na hindi ko muna siya ibebenta, i-hold na muna natin siya. Since pataas ang crypto ngayon na Ethereum, yun yung goal natin. And yun lang, guys. Yun lang yung con natin about sa payout natin weekly. Kamusta kayo, guys? Kamusta ang ating mina? Congrats nga pala sa mga kasama natin sa group na nag-payout na. Congrats, guys. And salamat din sa suporta ninyo. Sa mga bago lang, guys, mga gustong matuto about sa crypto mining, message lang kayo sa aking FB page. And nasa ano lang yun, guys, sa description below. And yung kanina na sinasabi ko na bad news regarding din sa EIPP, which is alam nyo naman na kung aware na kaya sa crypto mining na bad news ito regarding sa ating mga miner, which is mas bababa na yung mining profit natin since ibuburn nila. Merong specific na ano, may mga specific silang gagawin na i-adjust yung mga Ethereum developer. And hindi ko siya ganun ano, as per summarize na lang, guys, yun yung pagkakaintindi ko. And subukan nyo na lang pumunta sa ano sa YouTube, which is sila sila Red Panda Mining. Yan, Red Panda. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe lang kayo. Ang gamit ko kasi ibang accounts, so hindi ako naka-subscribe talaga dito kay Red Panda. Pero panoorin niyo lang 'tong, guys, again sa ano, about sa EIPP 1559. Hindi lang kay Red Panda. Sino pa ba yung mga legit na ano, na mga
sila Voicecoin. Ano ba spell ni Voicecoin? EIPP. IEIP. 1559. Ito guys. Yan. Subukan nyo silang ano, subukan nyo silang panoorin para mas maintindihan nyo. Hindi ko siya ganun ma-explain sa inyo mabuti since hindi naman ako ganun ka totally na ano, marunong sa mga ano nila about sa news nila. Pero ay sa pagkakaintindi ko, yun nga, na mas bababa na yung ano natin, yung mining profit natin for I think from 1/3, 1/4, maybe 50%. I'm not sure, guys. Tignan na lang natin. Kasi kung check mo sa Google, kung when will be the start of EIP 1559 Ethereum. So kung may check nyo lang dito guys sa about sa EIPP is may implement siya this coming summer, which is ang summer is like around the maybe March or April. I'm not sure, guys. Kaya sa mga nagbabalak na magbuo ng ano, magbuo ng crypto mining, i-consider nyo rin to, guys. Let's say kung magbubuo kayo ngayon, yes, meron pang mga remaining months na stay pa rin yung ano, stay pa rin yung profitable niya, pero kung may implement na to is don't expect na same pa din yung profitable niya since everyday na tumataas yung difficulties, dumarami na naman yung ano, dumarami na naman yung mga miners, which is yun nga yung pagkasabi namin sa group na the more na mas maraming miners, mas maraming nag-aagawan sa rewards, so the more na mas maraming ano, mas may mga miners, mas kokonting rewards natin. Pero in terms of fiat, in terms kung i-convert mo naman sa pera, almost the same lang, which is okay pa din kung i-withdraw mo siya palagi. Pero ang pinagkaiba nga lang is since na ang rewards natin is direct Ethereum, so yun yung habol natin. The more na mas maraming Ethereum, mas maganda. Kung titignan mo dito sa Ethermine.pool, so dati, I think last 3 months ago, dati nasa 60 lang to eh. 58, yan. Active miners, grabe, sobrang dami na. Dati nasa 60 lang din to, 70,000. As of the current price. Pero, let's say, subukan nating pumunta sa kon guys, sa whattomine. whattomine.com. Let's say kung sample lang natin kung RX 580 ulit. Usually ito kasi yung mga gustong at saka mura. Ito na rin yung ano, yung mga gusto nilang bilhin. Let's say kung meron kang 6 na RX 580 and saka ano pala guys, yung mga tip na rin din pala to regarding kung paano gamitin yung whattomine.com. Kasi may mga nagme-message din sa akin kung paano gamitin to. Click mo, type mo lang whattomine.com, then dito click mo tong GPU. Okay? And hanapin mo lang dito guys kung ano yung hawak mong GPU or kung ano yung gusto mong GPU. Let's say RX 580 na lang para mas madali. And gusto mong mag-build ng 6 mining rig na RX 580. First, click mo muna yan. Type 6. Then, since Ethereum yung minimina natin,
And ang algorithm niya is it has. So ito yung ano, ito yung usually na average na hash rate niya. And let's say 780 na rin yung ano niya, yung watts consumption niya. And after nun, dito mo ilalagay kung ilan yung kilowatt per hour natin. Since sa Pinas, ang check natin sa Google, google.com, Philippines kilowatt per hour cost. So para malaman mo yan guys, kailangan mong hanapin. So ang household natin is 0.18 cents. So balik tayo sa watt to mine. So ang ilalagay natin dito is 0.18. after nun guys is pumunta ka dito sa calculate, hit calculate, and then scroll down. So makikita mo dito guys na si Ethereum pa rin yung pinaka top na profitable na imina. So in 1 day, meron kang 14 US dollar. Hindi pa kasama yun, hindi pa nabawas yung ano guys, hindi pa nabawas dun yung electric usage niya. So kung binawas yung electric usage niya everyday, meron kang natitira na 10 USD. Which is kung i-compute natin, 10 USD times 30 days. Malinis na to guys ha. Times 49. So still profitable pa rin guys. Meron kang let's say ₱15 na profitable, na profit, what I mean. Nabawas na dito yung guys yung ano, yung electric usage mo. So masasabi ko na okay pa as of now, lalo na sa current price ni Ethereum na 1,300. So, what do you think guys? What do you think? Pero, para sa akin, ang opinion ko lang is, kung just in case naman na may implement yung EIP 1559 this coming March or April or May, hindi natin alam. Siguro, itong daily profit mo na 10 USD, baka magiging 5, 6, or 7 na lang siya sa current price ni Ethereum na 1,300. Pero kung tataas palalo si Ethereum ng let's say 2,000, so still profitable pa rin siya guys. Pero yun nga, ang masasabi ko lang talaga is sa ano, pag-isipan nyo din, may risk sa pagpasok sa crypto mining, although passive income siya, and yeah, stable din lalo na ngayon sa current situation ng Ethereum. Crypto mining bullish siya, which is good para sa atin. Pero what if hindi natin alam guys, hindi natin masabi na palaging pataas yan. So try to consider nyo rin yun na ano, na kung kailan nyo ba mababawi yung nagamit, yun na gastos yun na pinambili sa mga computer hardwares natin. So yun lang guys, yun na yung opinion ko. So comment down below kung ano yung opinion nyo dito dun sa EIP na yan. Grabe, bad news sa ating mga miners. So ganun talaga, which is since si Vitalik ayaw niya talaga ng ano, ng mga miners,
since transition na sila sa into POS, proof of stake. So ito na yung pinaka-step din nila na inuunti-unti until mawala talaga ang proof of work, which is ito yung mga miners na ginagamit natin. So what do you think, guys? Anong opinion nyo na ano, anong naisip nyo na pwedeng gawin? And siguro tatanong din kayo, ano yung next na pwedeng imina after ni Ethereum, let's say 2-3 years? Still okay pa rin, okay pa man din na pumasok sa crypto mining, pero yun nga, may risk pa din and hindi siya ganun kabilis na mababawi mo. It's let's say 5 to 7 months bago mo siya mabawi, which para sa akin okay na din as sa current price ng ano, as sa current price ng crypto ngayon na pataas siya. And hindi ko naman to ano, hindi ko siya sinasabi na huwag kayong pumasok sa crypto mining. I'm just giving only my ideas, guys, na syempre maraming ano ngayon, maraming gustong pumasok sa crypto mining, which is yung since nga ano, since na mataas ngayon yung kita ng crypto mining, so halos lahat guys ng ano, ng mga computer hardwares ngayon is out of stock na siya. Ganun talaga ka FOMO na yung mga, lalo na yung mga gamers ngayon, madami nagtatanong, dami ko ring na-receive na message. Yun lang guys, yung masabi ko din na what do you think? Comment down below. And sa mga gusto pang ano, gustong matuto rin sa crypto mining, may FB page ako na message nyo lang ako. Then kung hindi agad ako makapag-message sa inyo, makapag-reply, siguro may busy pa ako that time eh, since may trabaho ko araw-araw. Pero once na naisama ko na kayo sa group chat namin sa GC, meron ako mga kasama doon na knowledgeable din, na magaling, na mas matagal pa kaya sa akin. And salamat sa inyo guys, shoutout din sa inyo. And hindi na ako magtatagal guys, gusto ko pang gumawa ng video pero ikakat ko na to, ibang video naman regarding sa mga requests na mga kasama ko sa group. So guys, happy mining, thank you.